American Hamyan Exhibit ay tungkol sa buhay ng mga Ivatan tuwing tag-araw at taglamig. Ang koleksyon ng exhibit na ito ay ang mga nakikita, karanasan, at mga personal na kwento ng Hangtay Artists. Yakon si Wendell de la Cruz, Hangtay artist. Bugador din ako, may pipinta din ako. Inspirasyon ko si Rao, magulang ko. Niwatada jakon ka. Tuloy ko no ka high school iskulam na. Nibugas ko ka ako pa na. Bilang ako kuriram, no ka tuloy ko ro kapipaint ko. Pero bali pa ramdam ko pa rin ka ako. Ka dida jamin ko lang do. Para ko dariyakan. Nawin na pili ko ipaint takan. Daw din ako may trabaho kano. Ako sa do itadlaw ko trabaho ko ko ida do maracha ko ka po na tan nakapitcho na ka buno kay kadiko na ka kabusan do kolehiyo am bali sidong dia kan do kapwa ko artista pa ako so kape paint ko. Yakan si Abdul Fon si hindi ako ulit bayat kana nawaran niya. Full time matrabaho ko ang i-construction. Tapos no, kada na oras na yung ipinta ko. Serbium ko a medium oil. Kano serbium ko ipinta ang palit na. Nung pa rin ko ang painting. Nipatta ko rawi o kaparing na bihay na mundi but lalo din ang akam yan. Ano kami dyan na masiwal kasi timpo no kapagkas dawa. Inspirasyon ko na no kapipinta ko ang ano maam palibon. Diyan man diyan. So, nature. Tapos iparing na bihay na kapagkas dawa. Hop. Nauno tano asawya, mapaswa sa. I am Franklin Estoy from Itbayat, Batanes and a member of Hangtay Artists. I usually paint noon ng acrylic high school kasi is nagpe-paint ako ng acrylic din. Pagdating ng college days is puro watercolor na din. I fell in love in watercolor. And what I paint usually is mga Ivatan houses and sometimes mga fishing adventure of boats dito sa Batanes. I like fishing as well. Ako po si Steve Valiente, Hangtay artist since 2019. Sa ngayon, nagtatrabaho po ako sa DPWH or Department of Public Works and Highways. Since high school is, hindi ako marunong mag-paint. Kasi nung, sa elementary is draw, parang drawing lang. Since na naging member ako as a Hangtay artist is, parang na-improve po yung pag-paint. Kasi for example sa mural painting ganun.
kaya ako pinili yung reference, yung photo na yan kasi yung dalawang magkapitid is pinili sa mga ilo. Takaya may pisunong, may alaga so baka, ano kading. In ako may na-inspire ako ro photo doon yung tiyanak, kawiyabigan daw. Hello, yakan si Remart Valiente, Hangtay Artist. Nawara ko ro itbayat. Asa ko patrabaho ako draftman do PEO Engineering Office. Mamaring ako so artwork sa yatakan. Dawi ko i pahanganan ako ho ang Quintano. Maraji ako, kuno mausam, dawi ko ipata, dawi ko i paringen. Antin na nohayam baka may tubitibulan da panti jakun. Namali ako so iwata na kamot dekan. Since mahina ko portrait, ak may nipus ko sarili ko, anak ko kahinaan ko, mak may like no portrait ya. So ni try ko, so hindi ko naman nakuha 100% pero at least ari ko naman satisfied do pinaring ko sa artworks. Yakan si Jamaica Noblejas, self-taught artist. Tuko CAD operator do studio ka manidungan. As an di ko may work, ituloy ko, hilig ko kapay ang kapay drawing, kapay paint. No kasuyutan do bunong ko, iang no asa do may represent na yakan an kumanak ko sa bunong, maango ko. Ako may manakam ko childhood ko as kan kasuyut ko amin do Batanes, lalo dit bayat. No asam memories ko do kapay istura jakan ni papo ko, si lola ko. Halos lahat no obra ko based do memories ko as a child and niyo ko mi-inspire jakan. Thankful ako as a ibatan. Hi! Ako si Joanna Jose, isang artist and entrepreneur and plantita. Yung summer ang pinaint ko doon is yung chipuho again and rima sa Tagalog, breadfruit sa English. Kasi siya yung bunga na dumadating lang every summer. Siya na yung hudyat na tag-init na, naglabas na siya ng bunga. Aside dun sa bunga niya, yung dahon niya, every time na makita ka ng dahon nun, maraming dahon, it only means may bunong. And bunong, alam na natin yon, it represents a festival, community coming together, helping each other, and sharing the blessing. Every winter naman, yung syempre malamig, maulan, dun naman tumutubo yung bunga ng Arius. And dun din siya nag-start magkaroon ng bagong dahon, which represents a new beginning. And alam mo naman tayo, diba? Resiliency, of course. Every time na may bagyo, still nandyan siya. And Arius lang yata yung puno na wala akong nakitang tumumbang Arius ever. Diba? Siya yung parang it represents something strong. Something very Ibatan. Bakit ako lumilikha? Una sa lahat, ito, hindi ko pa rin alam kung bakit. Pero kasi it brings me joy. Every time na nagka-create ako, binibigyan niya ako ng focus sa buhay. Siguro kasi ito yung extension ko ng sarili ko nga. Dito ko na-express kung sino ako. Kaya siguro, yun yung isang malaking factor bakit pinili ko din maging artist. Hello guys! So walang tao, mag-vlog tayo.
Ay, may tao pala dyan. Sorry. My name is Regner Kaan and a full-blooded Ivatan. Mahilig ako sa art, no? Especially paintings, no? And I thank God dun sa talent na nabinigay niya sa akin. About the painting, ang title ng unang painting ko ay Pamanang Ngiti, no? But there's a meaning, deeper meaning of that, no? Pamanang Ngiti. Hindi lang ngiti yung pinamana ng ating mga, of course, our ancestor, no? Kundi yung the characteristic and the culture of the Ivatan. The Bacol implies or tells us that the resiliency of Ivatan people, no? or the resourcefulness of Ivatan people, no? And of course, ito ay nakasuot sa isang bata, no? Na hindi ikinakahiya ng the younger Ivatans, hindi na kinakahiya that this is our culture. So I'm proud of it. Parang gano'n siya, with a smiling face. Yun lang siguro ang masasabi ko. So again, my name is Regner Kaan, proud to be a Hangtay artist. Ako nga pala si Joshua Alcazar. Isa po akong artist at part-time photographer. And mag-work po ako ngayon sa munisipyo bilang casual. Ay, yung ni-paint ko ay yung babae na kayang-kayang mag-dominate o hindi lang sila bilang babae, kundi kayang-kaya din nilang gawin lahat. Ngayong na-adapt na yung mga motorsiklo, ganun, mga kabagong transportation, na-paint ko yun para maalala din nila na may nag-exist pang ganun. Kaya ako nagagawa yung art para ma-express ko yung gusto kong maipakita na hindi ko kayang sabihin o may paliwanag. Yan si Gabriel Rares, Imahataw. May pagka full-time artist pero sumdap din do kadwa na sa Panghuanso Cartus. Na art ko rin na pwede ko pa rin yun. Ako may nore ko komportable. Ako na mahilig ako do cho portrait. Tsaka yung style ko na stippling, may nauray yung chinakay ko style. More on black and white ako. Iyakan si Diego Gracias Valiente, artist, sabay trabaho din sa opisina. Gusto kong ipakita sa outside Batanes yung Ivatan culture, mga ganun, art, traditions. Kaya naisip kong na gumawa ng fishing season. Kaya gumagawa ko ng art, passion at saka for relaxation. Parang parabang nag-meditate. Yung purpose ko lang, tsaka ko rin na serbe inspiration dira do younger generation tsaka tutubilan daryatin. Ako si Xavier Abelador, mas kilala bilang Awe or Kuya Awe. Ang inspirasyon ko sa paglikha ng sining ay, of course, ang Batanes. Dahil sa magandang landscape, seascape, ang mga taong nakatira dito, ang mga Ivatan, at yung
kultura at pamana na makikita mo dito sa Batanes. Ang painting ko sa Raywen kan Hamyan ay una, of course, yung Raywen, summer. Ang gusto kong ipakita dito ay yung kwento ng Mataw. Kumbaga, ito yung isa sa sa naging inspirasyon ko sa kultura ng Ibatan. Kasi dito ipinapakita na habang maganda pa ang season ng pangingisda, andyan yung isdang rayo. Hinuhuli na sila ng mga Mataw upang iproseso nila. Ginagawa nila itong pin-pin. Then, kapag ano na to, tuyo na ito. Ito yung parang magiging nila. Stock nila ng protein or yung karne. Para kahit pag masama ng panahon, meron pa rin silang makakain. Meron pa rin silang mayahalo sa mga gulay nila. Then, yung isa naman, Hamyan, of course. Pinapakita naman yung yung taglamig. And ito rin yung bihirang makita ng mga kababayan natin, ng mga Filipino, ang winter, kumbaga. And ito yung gusto namin ipakita. Kung nga pala si Virilio Gordo, Hangtay Artist ng Batanes. Pag hindi kami nagpipinta, mga sideline din sa mga construction. Yung artwork ko para na parang pinakita ko yung isa doon, yung 2x3 feet na yung payuhuan sa amin ang tawag doon ay bayanihan. Saka yung isa, yung nagbibisikleta, pinapakita ko na parang tahimik doon sa sa lugar na yun. Ang inspirasyon ko sa pagpipinta, parang gusto ko lang ipakita yung image at ang kultura ng ganda ng Batanes. Makita sa buong Pilipinas. Hi, I'm Jan Alexis Elcano, but most people call me Kanaka. I was born and raised here in the small town of Uyugan. I'm currently studying tourism, and during my free time, aside from creating art, I also like to go thrifting and I love to try different workouts. For me, creating art is a form of release. It also serves as an area of exploration and self-discovery. I find out a lot of things about myself that I didn't know before just by creating art. So the idea behind my work was about solitude, but at the same time, I related it to my own experience as an Ibatan, living here in Batanes, wherein during Hamyan, and the weather is very cold, so what we do to cope with that and be able to take a bath is to boil water and then transfer it into a basin mixed with the tap water to make it warm enough for bathing. So that's what we do. And at the same time, I incorporated the idea of solitude, wherein we as humans celebrate our individualities and be able to be confident even at the most mundane of things, wherein we are out at our most bare selves. I am Sabana H. Elcano. I live in Uyugan, Batanes, and I am a tourism student. Aside from drawing and painting, I have huge interest in photography, baking, and I also enjoy mobile gaming and watching movies and series. So, pinaint ko yung batang nakakumot na ina-enjoy niya yung lamig dito sa Batanes. Seeing artworks from other artists inspires me. They inspire me to create more, to try new things, and to become better. Ako si Michelle Balanova Abelador o kilala bilang Mits Abelador mula sa isla ng Itbayat, Batanes. Ako ay isang entrepreneur, photographer, at full-time visual artist. Yung painting ko na summer afternoon, pinapakita ko dito yung iba pang paraan ng panghuhuli ng isda tulad ng manawoy, kung tawagin sa amin dito sa Batanes, kasama na rin ng pang-aabong na ito ay ginagawa nila usually talaga pag summer season.
Ang kwento naman ng winter afternoon na painting ko is pinapakita ko dito na minsan pagkagaling na sa bukid ng mga ano natin, mga kaidyan, mga kababayan natin, kadalasan ang mga ibatan nandun lang talaga sa kusina. Parang dun kasi kahit pa paano warm yung pakiramdam. Ang inspirasyon ko sa paglikha ay siguro alam na natin maganda ang Batanes. Bukod sa maganda ang lugar na to, maganda rin ang kwento ng mga ibatan. Pero ano pa yung sa tingin ko sa sarili ko na ito yung nag-i-inspire sa akin para lumikha is yung mga kabataan. Bukod sa mga kabataan, ito siguro yung mga taong gustong lumikha pero nauuna lagi yung sinasabi nilang hindi sila marunong, ganito. Kasi sa akin, malaking inspirasyon ko yung sinasabing it's the will, not the skill. So, hindi naman lahat ng nagsisimulang artist magaling agad o marunong agad. Kundi, ito yung nakukuha rin sa training, ganito. So, para sa akin, gusto kong mag-inspire din ng iba. Gusto ko rin maging inspirasyon kung ano yung pinagdaanan ko bilang artist. Bilang isang Hangtay artist kasi, para sa akin, hindi lang to isang grupo o sinasabing pamilya ng artist. Ito yung bibigay sa akin ng kaligayahan o fulfillment kasi nakikita ko yung ginagawa namin. Pumunta kami sa iba't ibang lugar, as far as Lanyo, Mindoro, kahit hindi lang sa Batanes. Nakikita ko na itong art group na to may ginagawa hindi lang sa community ng Batanes, kundi pati sa ibang community. Na alam kong nagbibigay ito ng inspirasyon at nagbibigay ng pag-asa sa mga kabataan.